So, eto na nga pala yung final result ng house blessing namin. Gandang-ganda talaga ako sa backdrop, napakaaliwala sa mata. At syempre, dahil madalang lang naman to, hindi na natin maibabalik. Kaya ayan, nag-picture taking muna ako. At dahil tingin ng tingin si Ella mula kanina, kaya ayan, sinama ko na yung bata. Napaka-cute nga kasi pag hinaharap mo yung camera sa kanya, talagang umingiti siya. At dahil nandito na nga yung food, eto nagpa-picture kami ulit kasi kanina yung picture namin is wala pang food. Eto talagang advantage kapag ka magbibihis ka ng maaga kapag ka mayroong okasyon kasi magkakaroon kayo ng magandang kuha. Nakaready na nga pala lahat dito, pati mga upuan, mga inumin, pagkain. Naisipan ko na rin kumuha ng pagkain dito para makakain na sa kusina namin kasi grabe mamaya sigurado hindi ako makakakain sa sobrang daming bisita. Yung mga naunang dumating nga pala nandito na sa loob ng bahay, yung iba nagchichikahan, yung iba naglilibot dito sa bahay, tinitignan, ganun. Karamihan sa mga magiging bisita ko ngayon is talagang first time lang nilang makikita to. At grabe mare, talagang malalang paglilinis yung ginawa namin dito. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung view namin dito, diba? Ay Diyos ko, ilang buwan ko nang minamanifest yung katabi naming loteng yan. At maya-maya nga, nandito na rin si Pastor na magbe-bless na itong bahay namin. Bago kami mag-start sa blessing, eto pinakuha nila sa akin yung mga susi dito sa buong bahay. Ayan nga pala si Kuya Maki, grabe hindi siya nabobored kasi ang daming tao. I-start na sana kami, kaso konti pa lang yun nandito. Kaya sabi ng Pastor namin, eh, maghintay pa kami ng konti sa iba pang darating. At ayan nga, wala pang 5 minutes, sunod-sunod talaga yung mga dumating. Kaya ayan si Kuya Maki, nagbe-bless pa nga, napaka-cute. Sobrang welcoming niya sa mga bisita, kaya ayan, hinahag niya pa yung mga pinsan niya. Siya nga pala, hindi ako nag-invite ng kahit na sinong kaibigan dahil puro family lang talaga kami dito. Imagine, kaming family pa lang talaga, eh talaga kulang na lang mapuno na tong bahay. Paano pa kaya kung pati mga kaibigan, diba? Pero ayun nga, sabi kasi ng Pastor namin, kapag ka-house blessing, dapat solemn lang daw. Maya-maya nga, ayan, inumpisan na yung pagbe-bless dito sa bahay. Akala ko dati kapag ka-house blessing, ipagpipray ni Pastor yung buong bahay ng isahan lang. Kaso ayan, pupuntahan niya pala kada parte. Nag-umpisa dun sa terrace, dito sa sala, sa dirty kitchen, sa mga banyo, sa mga kwarto. Eh napakalaki pa naman nitong bahay, talagang pagod na pagod kaka-pray si Pastor sa amin. Pati nga tong hagdan, pinag-pray na rin. Pasok namin sa taas, pinuntahan niya lahat ng kwarto, lahat ng CR. Tapos kaming mag-asawa at saka pamilya ay talaga nakasunod lang. Ngayon eh nandito na kami dito sa may master's bedroom at yan pinagpipray na ni Pastor. Nakakatuwa lang na dati grabe pangarap ko lang. Sino ba namang mag-aakalang eto na magpapabless na ng bahay? Dito sa part na to is malapit nang matapos kasi nandito na sa sala sa second floor. Pagkatapos doon ay pumunta na sa kwarto ng mga bata pati itong CR namin sa taas. At eto na this time pinahawak na yung susi sa akin kasi ipagdadasal na yung buong bahay. And finally after 30 minutes eto tapos na yung pagpipray. Pagkatapos namin sa bahay tignan niyo naman grabe napakaraming tao dito sa baba. Siya nga pala mga mare, lahat ng pagkain namin ngayong araw dito sa house blessing dito ko na order. So eto nga pala yung mga food, meron kami dito ng cordon bleu, meron din kami dito ng beef broccoli. Syempre kapag kahandaan na ganyan hindi mawawala yung pork sisig at saka etong seafood egg na napakasarap. Meron din dito ng roasted chicken at saka syempre nitong palabok. Maliban sa palabok, meron din kami dito ng isang bilaon ng kalaman. Meron kaming dalawang tray ng garden salad at saka nitong mixed seafood. At syempre kapag kahandaan hindi mawawala yung pork caldereta at saka pork kare-kare. And syempre etong cake na sa Goldilocks na lang namin binili. Bigay na rin kami ng go signal sa kanila na pwede nang kumain kaya ayan talagang galit-galit na sa mga oras noong na yan. Time na nagchat ako sa family namin at nag-invite, talagang ina-expect ko na yung pupunta nasa 20 to 30 lang. Pero ayan, grabe binilang namin nasa 67 packs kami. Mabuting-mabuti na nga lang talaga napakarami nitong food na to, pero grabe kinulang pa rin. Mabuti na lang talaga nung araw na to, hindi talaga nagmumuriot yung mga bata, good mood lang sila. At ayan na nga yung mga bisita, kanya-kanyang upo na at kumakain na. Hindi na ako nag-rent ng mga tent, ng mga lamesa. Kasi feeling ko kapag ganoon sobrang bongga na, tapos parang feeling ko para siyang birthday. Etong mga Pastor nga pala namin is dito ko na lang sa loob pinapasok kasi maraming tao sa labas. Napakaraming pagkain sa labas. Itong si Kuya Maki, Diyos ko, itong si Morina Yogurt yung kinakain. Tapos na nga kumain yung lahat, late nang dumating yung soon-to-be mother-in-law ng kapatid ko at eto meron pa silang dalang cake, kaya salamat po. At nung time na magpapasaboy na ako ng pera, hindi talaga ako nagsabi sa kanila at yan kumakain sila sa mga oras na yan pero nakakita sila ng barya, ayan nagsilabasan. Napakasaya pala kapag ganitong blessing, sabi ko sana pala nagpapalit pa ako ng maraming barya para mas happy. Paunti-unti talaga yung bagsak ko ng barya kasi natatakot ako na baka merong mabukulan. Kaso naman etong kapatid ko, ayan bagsak ng bagsak. Nakakatuwa lang silang makita kasi ayan family pa lang kami eh talaga napakarami na namin. At siya nga pala maraming salamat po sa tito ko from Santa Rita na nagbigay na itong sherbet na ice cream. Grabe ang sarap po ng pagkakagawa. Sana po meron pa sa birthday ni Ella. Sobrang late na nga rin nakarating tong tito ko, kulang na lang talaga, wala nang makain dun sa handa. Ayan, talaga sumakit na yung paa ko kakalakad dun sa labas, kaya pumasok muna kami ni Ella. Grabe, nakakatuwa at napakasaya sa puso, makikita mo yung buong pamilya mo na nandito sa loob ng bahay. Dito nga rin pala yung pogi kung titong gumawa na itong bahay. Kompleto naman sila dito, isang tito ko lang yung hindi nakapunta. Yung house blessing pala namin is ginanap namin ng 12 PM, kaya ayan talaga napakainit dito sa labas. Mga oras na yan, nagsasanmig na yung iba kasi tapos na silang kumain. Ito namang anak ko, kanina pa naglalaro, ayan talaga nag-e-enjoy siya. Nung mapatulog ko na nga
si Ella, dinala ko muna siya sa kwarto para makapagpahinga siya kasama ng lola ko kasi nandito siya sa loob. Siyempre, kailangan munang mag-charge ng bata kasi kaninang-kanina pa yan inaantok. Tapos ko naman kay Ella, eto pinatulog ko na rin si Maki kasi pagod na to. Grabe, napakasaya lang ng araw na to. Ayan yung mga tito ko talaga naiwan dito. Shoutout nga pala sa tito ko na nakarin. Damdam ko naman na lahat ng tito ko proud sa akin pero grabe, siya talaga number one. Ako daw talaga yung bukang bibig niya sa school. Ako yung sinasabi niya palagi sa mga teacher. Thank you, tito. Ay, nuko, lawin niya pa yung asawa ko kasaya na ka rin. Etong mga bisita ko na to is mga second cousin ko na inabot talaga sila mga 9 PM ng gabi, hindi talaga nagsiuwi. Ayan, again, maraming salamat po sa lahat ng nagpunta dito sa house blessing namin. Hinding-hindi ko malilimutan yung mga nakidalo at nakisaya sa amin nung araw na to. Maraming salamat din po kay Pastor na nag-bless na itong bahay namin at thank you Lord sa lahat-lahat ng blessing. At mga mare, sino dito yung gustong kumita ng ganito kalaking pera katulad ko? Ito nga, naglaro lang pala ako dito ng PHL Boss at nagumpisa lang ako sa perang 2,000. Etong Mines nga yung nilalaro ko, teto, nagbet ako ng 500 pesos. Sobrang easy lang maglaro dito sa larong to. Kailangan mo lang mag-click sa mga boxes na yan at dapat yung makuha mo puro coins, hindi bomba. Ayan, kung nakikita nyo, yung 500 ko naging 1,240 kaya kinuha ko na. At syempre, hindi pa ako nakontento. Nag-try pa ako ng isang beses pero 1K naman yung tinaya.